Nakita ba ninyo ang lumalabas na picture na ito na kumakalat ngayon sa social media kung saan kasama ni Jamie Malonzo ng Barangay Ginebra si Mikey Williams ng TNT at meron siyang mensahe dito sa ibaba kung saan sinabi niya na mas at home daw sa side na ito. Obviously, ang tinutukoy niyang side dyan ay ang SMC at parang ang ibig sabihin dito ayon doon sa mga nakatingin o nakakita ng image, ang tinutukoy niyan ay magiging mas at home si Mikey sa SMC o di kaya naman ay sa Barangay Ginebra. Of course, alam na natin yung nangyayari dito kay Mikey Williams at sa TNT Tropang Giga na ito ay sinuspinde ng management at palaging nagmi-miss ng mga practice. Actually, bago pa yan, nagkaroon na ng hindi magandang reputasyon si Mikey dahil nga umatensya dun sa victory party ng San Miguel Beer pagkatapos talunin ang TNT Tropang Giga. Pero ang tanong, totoo naman kaya ang lumalabas na ito na itong si Mikey Williams ay baka mapunta sa Barangay Ginebra? Sa tingin ko medyo mahirap yung mangyari dahil syempre ang TNT mabigat ang hihinging kapalit para dito kay Mikey Williams. Lalo na at isa sa mga karibal nila itong Barangay Ginebra. Kumbaga, sa tingin ko ang gagawin ng TNT ang lahat para masiguro na ito si Mikey Williams ay mananatili sa kanilang lineup. At kakausapin nila ito para masiguro na ito ay umayos na at maglaro na para sa kanila. Pero kung sakasakali na talagang hindi nila makumbinse ito si Mikey Williams na manatili dito sa TNT o talagang sadyang hindi umaayos, kung yan man ay ite-trade either sa Ginebra o kaya sa San Miguel o sa kahit ano pa mang kuponan, sisiguraduhin ng TNT na ang makukuha nilang kapalit ay isa ring superstar. Hindi yan papalugi ng basta-basta na lamang at sisiguraduhin nila na yung makukuha nila ay katumbas nitong kay Mikey Williams. Kaya abangan natin kung meron nga mangyayaring ganyang trade. Bibinalita natin kahapon at ito ay inireport na rin ng iba pang mga PBA insiders na ang ino-offer daw ng San Miguel Beer na kapalit dito kay Robert Bolick ay itong si Simon Enciso at itong si Paul Samar. Marami nag-react at sinabing parang hindi balance o hindi fair yung trade. Lalo na kung ikukumpara mo doon sa ino-offer daw ng Magnolia na si Paul Lee at si Jackson Corpus. So kung sakali man na interesado talaga ang San Miguel Beer dito kay Robert Bolick, baka kailangan dagdagan nila yung offer. At malamang ang isama dyan ay itong si Chris Ross. Kung sakaling mangyari man yan, ang may offer ng San Miguel dyan siguro ito si Paul Samar at si Chris Ross plus sasamahan pa ng isa pang player, baka si JP Faundo o si Mike Cañete. At ang mangyayari dyan, sa tingin ko mas bagay kung mabawasan pa nga ng point guard ng SMB. Dahil ang magiging rotation nila kung mawala si Chris Ross ay ito si Robert Bolick at si Terrence Romeo at pagkatapos ang backup nila ay si Simon Enciso. So malamang ang ipamigay ng San Miguel Beer kung sakasakali ay itong si Chris Ross, si Paul Samar plus magsasama pa ng isang player. O di kaya naman si Chris Ross, Simon Enciso plus si JP Faundo o si Mike Cañete. Hindi pa natin natitiyak na yan ay mangyayari dahil marami pang posibilidad ngayon at katulad ng ibinalita natin, mukhang malaki ang tsansa na ang Magnolia makasungkit dito kay Robert Bolick dahil nga ang ipapalit ay si Paul Lee. Kasi kung titignan natin siyempre kahit injury prone niya si Paul Lee, kung sasamahan mo ng Jackson Corpus, pwede na sabihin na balanse yung trade. Sa panig ng San Miguel Beer, kung kukunin talaga nila si Robert Bolick dahil gusto nilang bumata yung kanilang lineup, kinakailangan gandahan nila yung offer at baka hindi nga sasapat yung Paul Samar at Simon Enciso at kinakailangan ibigay ito si Chris Ross at magdagdag ng iba pang players o di kaya naman ay draft picks. So abangan na lang natin kung ano magiging aksyon ng San Miguel Beer sa bagay na ito at kung sino makukuha nila kay Bolick. Mukhang matinding revamp ang mangyayari dito sa Meralco Bolts kung sakasakali nga at sila ay ma-eliminate ng maaga dito sa PBA Commissioner's Cup. Totoo na dali sila ng maraming injuries pero para sa management hindi pa rin katanggap-tanggap yung naging performance nila. At dahil dyan, marami silang mga players na pwedeng ma-trade. At nasisiguro ko naman na meron din na mga mananatili. Isa dyan ito si Aaron Black na kahit na-injure, siya pa rin ang kinukonsideran na top point guard ni Coach Norman at hindi yan sigurado na matitrade at yan ay mananatili. Ang isang question mark ay itong si Chris Newsom dahil ang balita natin, ito ay magiging unrestricted free agent pagkatapos ng season na ito. So kung ikaw ang Meralco at sa tingin mo itong si Newsom ay hindi napipirma ng kontrata, hindi kaya mas mabuti na i-trade muna ito ngayon kaysa naman intayin mo na ito ay maging unrestricted free agent at basta na lamang umalis sa iyong lineup
at wala kang nakukuhang kapalit. So isa yan doon sa mga kinukonsidera ng Meralco at yung iba pang players nila na pwedeng i-trade ay itong si Alain Maligsi at itong si Bong Quinto. Ang isa pang nababanggit ang pangalan ngayon ay itong si Raymond Almasan na mukhang kinukonsidera ng TNT at magiging kapalitan ay si Poy Eram. Siyempre, hindi pwedeng diretsahang trade dahil sister team siyan, pero nandiyan naman lagi ang Blackwater para tumulong. So bukod dito kay Alain Maligsi, kay Bong Quinto at kay Raymond Almasan, yung iba pa na ilang players katulad dito si Mac Bello, si Alvin Pasaol, at itong iba pang nandiyan sa bench katulad ni Anjo Karam, ay posible rin ng mga trade candidates yan. Pero siyempre, depende rin doon sa market at kung ano ang gusto talaga ni Coach Norman Black para mapalakas yung kanilang lineup. Ang isa pa nating nakuhang balita, mukhang si KJ McDaniels na nga ang magiging import nila sa Governor's Cup at mukhang tuluyan na siyang pinakawala ng NLEX para mapagbigyan yung kanilang kapatid. Nagsalita na si Coach Chot Reyes tungkol dito sa nangyayari dito kay Mikey Williams at maliwanag ang sinabi niya, naka-focus lang siya doon sa mga players na available. Ibig sabihin, hindi na niya concern kung ito si Mikey Williams ay maglalaro o hindi. Ang importante para kay Coach Chot, sabi niya mismo, kung sino yung available, iyon ang i-coach niya. Kung nandoon si Mikey, okay. Kung wala si Mikey, okay din. Kasi kumbaga, hindi na niya pwede pang asikasuhin yung mga nangyayari dito kay Mikey dahil ang trabaho niya unang-una ay coach ng TNT at syempre ng Giras Pilipinas. Kumbaga, yung role ng pagdidiscipline sa mga players ay iniwan na niya dito kay team manager Jojo Lastimosa. Pero nakasisiguro tayo na yung mga sinabi ni Coach Jolas o ni team manager Jojo Lastimosa tungkol dito kay Mikey Williams ay halos ganyan din syempre ang pakiramdam ni Coach Chot Reyes. Tandaan natin, medyo na-frustrate si Coach Chot dahil nga sa haba ng negosasyon do sa kontrata ni Mikey Williams. At ngayon nga nakapirma na siyang kontrata at malaki ang ibinabayad ng TNT Tropang Giga, ay palagi naman itong umaabsent sa mga practices. So sigurado ako na hindi rin masaya si Coach Chot at ayaw na lang niya magsalita dahil syempre baka maapektuhan yung chemistry ng team. As it is nga, natalo na ng dalawang sunod ng TNT Tropang Giga at kinakailangan sila makabawi ng mga panalo para makasunod pa at makapag-compete pa dito sa PBA Commissioner's Cup. Sa ngayon, wala pang ibang sinasabi ang TNT tungkol dito sa sitwasyon kay Mikey Williams, pero ang alam natin ay maraming teams ang interesado na makuha ang serbisyo nito kung sakali nga na i-offer ito sa trade. Pero gaya ng ilang beses na nating ibinalita, kung sakali mang ito ay pakawala ng TNT, hindi nila ito basta-basta ibibigay nung hindi mahusay o katumbas niya ang value nung ipapalit. And as much as possible, gusto ng TNT na manatili sa kanila at maayos ang sitwasyon ni Mikey Williams. Shout out kay Raven Banyes, Andrew Anyosa, John Cantos, Joel Languido, Lenod Ugaitans, Jason Mendoza, Joy Anturalba Travel and Tours, Dexter Domer, Mark Miradora, Judy Weng, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Joselito Arenas, Zuniga, Trinidad, Alemani, Munyar, Andres at Gutierrez Families, Kerel Maherrera mula kay Romel Arenas Flores, Brian Andres, Ching Tagabiig, Kyla, Tim at John, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Darwin Tanilon, Jose Juntilla, Scout Ranger, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Dion Mercado, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Allen Family, Jordan at John Ray D. Marantat, Sid Maria, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., JJ Cebu, Celino Valles at Junel Alagon Family, Kagawad Kasakino Dukusin at Enrico at Presi Angsioko.